Magandang araw sa inyo mga kalaga. Muli, ako nga po pala si Franz. So, in this vlog mga kalaga, ipapakita ko sa inyo yung 2 months of grooming no sa Chubby 3 Mio Challenge. So, ngayon mga kalaga, is take 2 na ito na vlog dahil nakurap or hindi ko na nakita yung file ng pagkatapos yun ang na-edit na yun na vlog mga kalaga about sa entry fish natin sa Chubby 3. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga kalaga at bago muna ang lahat pala ay nais ko lang pasalamatan si Ma'am Rapunzel. Maraming salamat sa binigay mo na Pumi Stone dahil nakompleto ko na itong mga kalaga, sump filter. At saka kay Sir Dave Michael na binigyan tayo ng half sack ng rock salt. So gamit na gamit natin yan kasi everyday tayo nagwa-water change. At isa rin mga kalaga, shoutout nga pala sa participants ng Chubby 3 at saka sa Chubby 4 na si Sir Russell Delbo and kay Endor Grooming. Shoutout sa inyo mga loads. And to all participants ng Chubby 3, good luck sa atin mga master. So ayan na, bago mo na nga din pala mga kalaga ay nais ko lang invite kayo na i-react or paki-like ng entry fish ko number 144 mga kalaga. So makikita nyo yan sa post ni Sir Herger Agustin or sa Netsugo Farm. I-post ko lang dito, ayan. So number entry 144 po akin mga kalaga. So paramihan ng like or anything basta naka-react dun sa mismong video. So ayan lang mga kalaga, humihingi ako ng pabor sa inyo, no? Sana i-supportahan nyo ako. Ayan lang at ngayon mga kalaga, prepare muna ako ng showing tank niya para maipakita ko sa inyo. So mamayang gabi natin to, mamayang gabi natin kukunan ng video para mas maganda tingnan. So ayan at kukunan natin siya ng sukat. So good luck nga pala again. Good luck sa mga participants. So, ongoing na yung judging. So, ito, i-take advantage ko na lang yung pag-vlog na ito para makakuha ko ng reactors sa post ko. So, sana i-supportahan nyo ako mga kalaga. So, prepare muna tayo ng showtime. So ito mga kalaga, ito yung viewing tank ko or show tank. Ganito talaga yung show tank mga kalaga or viewing tank kasi required ng organizer na blue background or black background. Siyempre, magbe-base ka din sa alaga mong isda. So kapag mas maganda kung shimigay yung yung mga white, red white, ganun. Mas maganda para sa akin is black background. So kung mga tiger, yung mga may mga dark color, so mas maganda yung blue para mangingibabaw yung kulay nila. So ayan lang, lilinisan mo natin mga kalaga. Ang gagawin ko lang is i-scrub ko lang. Ito yung gamit ko dito sa sa base. Okay naman yung sa gilid niya, both side. So dito na lang din, lilinisan ko na lang dito din dito sa front. Then siphon ko na lang ito mamaya mga kalaga para sa baba na yung mga dirt. So ayun mga kalaga, then lagyan ko na lang din dito para mawala yung mga watermarks. Yan. Then tips ko din mga kalaga, no, kapag mag shoot na kayo ng video sa yung entry fish, huwag niyong pakainin. So itong entry fish, ginawa ko na lang ngayon na video para maipakita ko sa inyo, mai-share ko ninyo. So hindi ko na lang pinakain, ngayon. Kasi para pag video natin, pagkuha natin ng video, is wala siyang poop. So malinis tingnan, malinis yung tank. At yung tubig mga kalaga, babawasan ko ito. Then lalagyan ko ng dun sa main tank niya para hindi siya ma-water shock. Then maganda yung paglangoy niya. So mas maganda din sana, ilagay niyo na lang agad dito sa show tank para masanay na siyang lumangoy. So ayan lang, then papalitan ko na ito ng airstone mga kalaga. Yun, tapos yung base ko, nilagyan ko na ng blue plastic bag. Yan, para yung lights maganda. Tapos mas maganda din, well lighted talaga para makita talaga yung fish mo. So ayan na mga kalaga, balik kayo mamayang gabi no, para
Lagyan na natin yung entry fish natin dito. So, lilinisan ko na lang ito. See you! Wait lang nga pala mga kaalaga. So, off ko muna ito. Ito nga pala mga kaalaga. Binibenta ko na itong setup ko na 3-layer. So, sa mga gusto, sa mga interesado dyan na bibili, so binibenta ko po yan. Slightly negotiable, basta hindi lang as in baba na baba talaga. So ayun, ang dito mga kaga, inclusion is itong dalawang aquarium, then isang sump filter na 36 by 18 pa rin ang sukat, then yung A3000 na aqua speed, kasali na yung mga piping mga kaalaga. Ayan. Ayan o. So, kasali na yan, pati dito sa taas. So, ang hindi lang kasali mga kaalaga is yung isda tsaka yung mga dual biofilter. Ayan, 4K po mga kaalaga, slightly negotiable. So, makapal po itong stand niya. Kasali na yan lahat mga kaalaga. Hindi lang pala kasali yung mga filter media kasi gagamitin ko. Dahil mag-upgrade ako into 4 feet. Ayan, na tank. So, ayan mga kaalaga, balik tayo mamaya. So again, magandang gabi sa inyo mga kaalaga. Lagyan na natin ng dito sa main tank ng tiger natin noon sa entry fish natin sa chubby tree. So kita nyo naman, binawasan ko na ng tubig yan para yung i-refill natin is dito sa main tank niya. So start na tayo. Mga kaalaga. So ganito lang yung ginagawa ko. Para hindi ma-water shock yung isda natin. So, ayan, antayan na lang natin na mapuno. So, while waiting, papakita ko muna yung mga iba kong isda. So, ayan mga kaalaga. So, inaantay ko na lang mapuno yan. So, nagwa-water change na nga pala ako. Ayan, so, konti na lang mapuno na yan. Then, lipat ko naman itong... So, ito yung mga gipang quarantine yung mga kaalaga now. So far, so good. After 5 days. 4 to 5 days ata. Na gitreat ko, so okay naman sila. Baka next day is ihahalo ko na yan sila doon mga kaalaga. So ayan yung entry natin, no. Yan. O papakita ko mamaya mga kaalaga. So hintay lang tayo, ha. So ayun mga kaalaga, napuno na. So ito, ilalagay ko na lang itong LED lights natin para for better na video quality, no. So dapat mas maganda talaga pag mag-entry ka ng show is well lighted talaga para makita talaga yung isda mo. Ayan. So lagay ko muna ito. Ayan, ito. So sangat mga kaalaga. So ngayon mga kaalaga, lagyan natin yung lights. Okay na, so isda na lang yung kulang. Huliin na lang natin mga kaalaga. So may na-prepare na ako dito. Yun. So wala na yung acrylamide. So ayan na yung entry fish natin mga kaalaga. Isang tiger oranda. So ngayon, may ilalagay pa pala tayo, no. Muntik ko nang makalimutan. So, yung munti ko nang makalimutan mga kaalaga is itong stamp. Ayan, so Chubby Tree Mio Challenge. So, lahat naman siguro ng mga organizer sa mapa-showman, mapa-grow out or grooming challenge is meron talaga nito. So, ilalagay natin ito sa dito na corner mga kaalaga. Ito, dito banda. Ayan. Then, ayan. Then, we're good to go na mag-shoot na ng video for our entry fish. At isa din pala mga kaalaga, kapag mag final entry submission na kayo, mapa showman or grow out grooming challenge is do your best. Hanapin mo talaga yung best angle ng fish mo. Na dun talaga nagpapasikat siya, no, sa camera, na nakikita talaga yung maliksi siya, yung swimming pattern niya, nakita lahat. So ayun mga kaalaga, mag shoot muna ako ng video, then after that susukatin natin. So ayun mga kaalaga, after natin nakuna ng video, mamaya ipapakita ko sa inyo yung final ko na napili sa for final submission.
So susukatin muna natin mga kalaga. So gamitin ang ruler. Sa pagsukat nga pala mga kalaga is by centimeter. So ayan. Sukat muna natin. Sana'y nakikita nyo. Wait, adjust muna natin yung lights. Ayan. Hindi ka na dito boy. So visible ba mga kalaga? So nasa 9 cm. Ayun. Ay 8.5 cm mga kalaga. So nasa 8.5 cm yung fish natin. Ayan o, napakalaki diba? Yun. So ayun mga kalaga no. Tapos natin siyang nasukatan. Ayan yung entry fish natin no. Napakaganda no. Ayan, so proud ako sa sarili ko na nakapag-groom ako ng ganito in just 2 months. Ayan o. So napakaganda niya mga kalaga. Para sa akin, iwan ko lang sa inyo na nanonood. Basta sa akin, good na good yung isda ko. Siyempre, ako yung nag-groom. Ayan. So, ayan mga kalaga. Ibabalik ko muna itong isda natin. Then, ayun. Balik tayo sa mukha ko. So, ayun mga kalaga, tapos na natin siya nakuna ng video, then nakuna ng sukat. So, balik ko muna siya mga kalaga para hindi na kasi may stress. Then, ayun. So, ayun lang mga kalaga, muli. Humihingi po ako ng suporta sa inyo na please like my entry fish no sa so ito po yung link mga kalaga so ilalagay ko na lang sa comment section so ayun yung entry ko nga pala mga kalaga pwede nyo ding i-visit yung account ni Sir Herger so makikita nyo yung repost niya about sa Chubby Tree so ang ko sa ang mga entry nga pala mga kalaga kasi napakarami so hanapin nyo na lang sa comment section. So, huwag nyong kalimutan mga kalaga, no? So, number 144 mga kalaga. So, yun yung number ko. So, sana'y suportahan nyo ako mga kalaga. Malaking tulong na yun sa akin. So, sana'y masungkit natin yung Reglamix Choice Award. So, ayun. Once again, good luck sa mga participants, no? So, kita-kits sa next vlog.